my YouTubers, again welcome to Sir Joseph's World. And today is July 29, my birthday. Nako, medyo malungkot ako kasi nag-iisa ako dito sa Japan. Eh, walang birthday cake. Pero ganun pa man, magkaibigan, kailang positive tayo. Positive vibes lang. Kahit mahirap tayo, tayong mga Pilipino, mayroon tayong ugali na kayang-kaya natin yan. Hulaan nyo anong birthday ko ngayon. Taraan! Yun! Nagdala ako ng sarili kong kanin. Ito ang magiging birthday cake ko. Alright? Eh, teka. Di ba may gift ako? Wow, thank you. May gift ako galing sa Manila Kitchen. Wow, ang sarap. Ano to? Fried tilapia. Wow, fried tilapia. So, ito ang pa-birthday ko ngayon. Habang si Kuya Ata ay nagre-rest. Ano to? Yan, happy birthday. Ganito lang talaga kahit mahirap ka lang tuloy yung birthday celebration. So, kailangan i-ready ko yung aking cake. Naghugas na ako ng kamay. So, kailangan mag-blow muna ako ng cake, mga kaibigan. So, ito yung magiging birthday cake ko. Yan. Siyempre, hindi mawawala ang birthday candle, courtesy of Kuya Ata. Galing daw to sa ubong o sa ano, sementeryo. Hindi pala galing sa sementeryo to, galing sa... Plastic ng mali yan. Oo, pagsira ng mali, yung plastic. Galing ko na. I'm now 47 years old. Maraming salamat sa inyong lahat sa patuloy na suporta sa Ulila Foundation Outreach Missions. So yan, kakanta na tayo. Happy birthday to me. Happy birthday to me. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to me. Make a wish. Yon. So, itong birthday cake ko, ito rin kainin ko. Yan, pang celebration. So, meron ako dito, sawsawan, ang ginger at saka ang onion na binili ko yata doon pa sa Yokohama. So lagyan natin ng toyo. Yan. At saka betsin. Yan. Kunting betsin. Kamay. At ilagay natin dito sa regalo nila sa akin bilang regular customer, isang tilapia. Yan. Ilalagay natin dito. Diba? So tayong mga Pilipino, mga kaibigan, hindi importante yung anong kakainin. Importante malusog, walang sakit. Yun ang importante sa atin. Magdasal lang palagi. So, kaya kayong mga nanonood dyan, huwag kayong malungkot kung wala kayong celebration, wala kayong handa sa iyong birthday. Kung mayroon kayong tutong, pwede na yan. Dahil ang tutong ay isang blessing din galing sa taas. Diba? Ano? Tuloy ang birthday. Thank you.
dyan sa Pilipinas, mga kaibigan, kung kayo nanonood, importante malusog tayo, wala tayong sakit, wala tayong problema sa pamilya. Pero importante kung ano yung kakainin niya eh. Kasi naman talaga, marami kang handaan, may sakit ka naman. Pagkatapos kung kumain, hindi mo alam na atakihin ka na. Diba? So, ang lesson dito, huwag na kayong magalit sa inyong mga magulang, kesyo walang lechon, walang cake. Dahil ang birthday, ang simbolo ng birthday ay pasasalamat sa taong lumalang sa atin. Lumalang. Ang ating ina, ating ama, ating Diyos. Yun ang importante. Pumunta sa simbahan, kung anong reliyon nyo, kahit ano, pasalamat sa Allah. Sa taong lumipas. Yan. Sana pa susunod taong. Yan ang importante. So, hindi ako nagdadrama dito, hindi ako naka-acting. Talagang wala akong cake ngayong araw na ito. Kaya, nakita kong may bigas pa pala ako. Kaya nagluto ako. Diba, alam ko na wala akong bigas. Kusa na lang lumabas yung karton ng bigas na meron pa pala. Kaya niluto ko. Yun ay isang blessing na yun. Ibig sabihin, pinaranamdaman lang na ng Diyos na maging humble tayo. Huwag tayo maging hambok sa ating katawan. Kahit anong posisyon mo, pagkamatay mo, hindi mo madala yung posisyon mo. Ang dadalhin mo kung ano yung kabutihan na gawa mo sa kapwa. Yung tulad ng sinabi ko kanina, wala kang inagrabyadong tao. Marunong ka magkasama. That's priceless. Walang presyo yan. Hindi mo matumbasal yan kung anong hotel ang celebration mo sa birthday mo. Kaya napili kong maging simple. Ngayon, na ganito lang yung celebration. Importante, hindi ako inatake ng gout. Nandito ako sa Japan. Meron akong visa. Yun lang. Kasi pag minsan kasi sa atin, nakakalimutan natin tingnan yung mga blessings ng Diyos. Hindi naman sasabihin ng Diyos galing sa langit na, "Uy, ito yung blessing ko sa iyo." Pag minsan meron kang na-experience na maganda, nakakalimutan mo na yun pala yung answer na pinagdasal mo a week ago. So, kailangan tayo mga tao, marunong tayong umintindi, marunong tayong ma-feel na yung mga araw-araw na magandang bagay ay yun na po yung mga blessings. Hindi ka pwede magdasal na, "Lord, kailangan bigyan mo ako ng kotse, bigyan mo ako ng bahay, o bigyan mo ako ng pera." Pag minsan, indirect yung pagbigay ng Diyos eh. Pag minsan, may dumarating na kaibigan, eh humingi ka ng ano na maging magaling ka. Eh yung kaibigan na na-meet mo, kinausap ka, nakinig sa problema mo. Sa ganong paraan, medyo gumaan ang iyong loob. Pero hindi mo nalaman na yun na pala yung pinadala ng Diyos. Hindi naman pwede mahulog yung gamot galing sa langit para ikaw ay maging okay. Mayroon yung mga indirect na blessings galing sa atin. So kailangan marunong tayo magpasalamat sa maliliit na bagay na binigay sa atin. Yung mismong pagising lang sa umaga ay malaking gift na yon. Kailangan magpasalamat tayo. "Lord, salamat at nagising pa ako another day." Yun. Marunong tayo magpatawad. Kasi kung Diyos nga ang nakapagtawad sa maraming mga kasalanan ng milyon-milyong mga tao, tayo pa kaya mga tao lang. So importante sa ating birthday, hindi importante ang mga pagkain, importante malinis ang ating loob, wala tayong inaagrabyado. Yun ang tunay na selebrasyon ng ating birthday. Maraming salamat and see you on my next vlog. Bye-bye! Yan. Ay, kaya dalawa, bye-bye! So sila po nakanda ng aking celebration ngayon. Yan, si Kuya Ata at si... Jenna! Jenna!
Yan, dito lang yan sa Manila Kitchen. Ang tambayan ng mga Pilipino. Tambayan ng pera. Tambayan ng palang pera, pero mayaman sa kaibigan. Dito yan sa Manila Kitchen. Bye-bye. Tambayan ng palang pera.